Nung ako'y seminarista pa lamang sa seminaryo, ay mayroong isang pare na naging inspirasyon ng marami. Hindi ko alam kung nanonood si Father Angel Santiago. Lalong-lalo na naging inspirasyon siya ng mga seminaristang tulad ko dati nagka-problema sa aming mga pamilya, sa larangan ng pag-aaral, larangan ng pinansyal, at maging sa buhay, pag-ibig o pagmamahal. Kasi ito po yung pare na ka-ordain pa lang. Ka-assign niya sa seminaryo. So alam po namin ang kanyang buhay. Lagi naman din niyang sinasabi yon sa sermone niya pag siya ay nagmimisa sa amin. So yung mga problema na naranasan namin, naranasan din niya in one way or another. At sa tulong ng Panginoon, napagtagumpayan niya. Kaya nga naging pare siya. Sigurado ako. At tulad ko, na humingi ng payo sa kanya. Maraming mga seminarista ang humingi ng payo sa kanya. At nakarinig ng ganitong linya, kung nakaya ko, Fidel, kaya mo rin. Hindi ko alam kung aware si Father Angel. Maraming naging paring tulad ko dahil tumatak sa amin ang linyang ito. Kung nakaya ko, kaya nyo rin. Malaking bagay kasi kapag may nauna na sa atin, kapag may mga taong naitahak na yung daan na dinadaanan natin, mga taong napagdaanan na yung mga problemang nararanasan natin. In a way, pwede nilang sabihin sa atin, kung nakaya namin, kaya nyo rin. This is one of the reasons why we have saints in our church. Kaya tayo may mga santo. Hindi lamang humihingi tayo ng kanilang panalangin, Saint Martha, pray for us, Saint Benedict, pray for us. Gusto rin nating ma-inspire sa kanila. Yes, si Kristo ang dapat nating unang-unang inspirasyon. Pero walang masama kung magkakaroon tayo ng mga sub-inspirations, ang ating mga saints in heaven. Besides, ang inspirasyon nila ay si Jesus lang din naman. So, tumutulad lang tayo sa kanila at walang masama dyan. Isa pa, may mga santong babae. May mga santong may asawa. May mga santong may biyanan, may manugang, may mga anak, may santong kabayo, may santong may kabayo. Ang punto, may santo na sakto sa buhay natin dito sa mundo. Yung bang makaka-relate tayo na po pwede nilang sabihin sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral, pagninilay, at pagdarasal sa kanilang mga naging buhay, kung nakaya nila, kakayanin din natin. Sinabi ko po ito as by way of intro sapagkat narinig natin, we focus on this. Sa ating second reading, si Abraham bilang modelo para sa pananampalataya natin. Ano ba ang ginawa ng taong ito? Balikan natin yung opening words ng ating second reading. Sapagkat ito ay parang intro kung bakit si Abraham ang dapat na maging modelo rin natin sa pananampalataya natin. Ang sabi doon, faith is the realization of things hoped for and the evidence of things not seen. Sa madaling sabi, ang pananampalataya ay maniwala ka sa isang bagay na parang nandiyan na kahit wala pa. Kasi alam mo, dahil sinabi ng Diyos, magkakatotoo ito. Yun yung ipinamalas ni Abraham. Biruin po ninyo, mula sa bayan na nasanay na siya, may kabuhayan na siya. May konkretong bahay na siya. May mga konkretong plano na sa buhay niya, sa kanyang pamilya. Lumipat siya ng ibang bayan kung saan doon siya ay naging dayuhan. Pati ang kanyang pamilya, ang kanilang tirahan, mga tents, mga tolda na lang. Bakit ginawa ni Abraham yan? Sapagkat yun ay sabi ng Diyos. Kasabay ng pangako, pauunlarin niya ang bayan, ang angkan ni Abraham. Biruin po ninyo, matanda na siya at ang kanyang asawa. Pero naniniwala pa rin siyang magkakaanak sila kahit thunders na sila. Naka-experience, naka-meet na ba kayo ng ganon? Yung halimbawa, 90 years old, 100 years old, na sabihin sa'yo, magkakaanak pa ako, pare. Itaga mo siya ba ito? Bakit ganon sa Abraham? Sabi ng Diyos. Ayan, sila naniniwala. At nung, lo and behold, nagkaroon ng anak, si Isaac. Inalay nila kaisa-isang anak. Bagamat ang sabi ng Diyos, pararamihin ko ang lahi mo.
Bakit iaalay ang anak? Saan mang gagaling yung lahi na ipinangako ng Diyos na ito? Pero sumunod sila, mahirap man, dahil sinabi ng Diyos yan. You see, yung recurring words that I use, sabi ng Diyos, yung unang pundasyon ng pananampalataya natin. There can be no faith without revelation coming from God. Hindi ka maniniwalang mabuti ang Diyos kung hindi mo naranasang mabuti ang Diyos. Hindi ka maniniwalang makapangyarihan siya kung wala kang karanasan ng kapangyarihan niya. Experience will tell us. Kapag matindi ang pananampalataya natin sa isang tao, anuman ang sabihin niya, inaari natin. Automatic. Totoo. Hindi ka na magdududa. Hindi ka na magtatanong sa katabi mo. Totoo kaya yung sinabi? Hindi na. Automatic yun para sa'yo. Totoo yun. Kapatid, kung ganito tayo sa tao, sa Diyos, mas lalo tayo dapat maging ganito. Kaya't kung basta mo na lang iniinom yung niresetang gamot ng doktor sa'yo, hindi mo nga maintindihan yung sulat nito sa reseta ng doktor sa'yo. Kung basta mo na lamang kinakain yung inihain sa iyong pagkain sa restaurant na pinuntahan mo. Kung basta ka na lang pumipigit, humihiga, sasakyan, sapagkat may driver naman. Kapatid, kung ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa isang tao na gaano man ka makapangyarihan, gaano man ka galing, gaano man ka buti, ay pupwedeng magkamali, magkulang, manloko o maloko. Mas lalo dapat nating ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos na hindi po pwedeng magkamali, magkulang, maloko o manloko. Kapag sinabi ng Diyos, itangga mo sa bato, totoo, magkakatotoo. Just last Sunday, sa huling dalawang misa natin dito, 4 p.m., 5:30 p.m., may pare, nakasama tayo si Father Rex, kaibigan ko, naka-assign sa seminaryo. Kaya siya nandito. Nag-i-invite siya ng mga pwedeng magpare. Okay? Yun yung kanyang pakay. Kaya lang bago mag-start yung mass, 4 p.m. mass, naglambing. Father. Yes, Father. Kasi meron kaming paggawain sa seminaryo. Medyo malaki yung magagasta. Pwede ba? Pwede bang maglambing na yung second collection mo ng 4 at saka 5:30 p.m. mass? Amin na lang. Sabi ko, sure. Pero bigla ko naisip, teka, ang problema nila, pintura. Ang problema natin, yung pipinturahan. Wala pa tayong simbahan at kumbento, di ba? Tapos yung second collection kukunin nilo. Tapos, nung nakaraang linggo, buong maghapon, mula madaling araw hanggang gabi umuulan. Wala yung mga taong ganyan sa garden at sa labas ng mga tents na yan. Kung bakit pag umuulan, natatakot kayo, dumadami ba kayo? Tuloy nalulungkot ako. Naisip ko buong maghapon, patay kang bata, patay ang kolekta. Paano tayo magpapasweldo? Pero, sige. Kasi nangangailangan din naman sila. Ang seminaryo, wala naman yung kita. Ang kita na yan, kita nang yan, ay yung makapag-produce sa mabubuting pare talaga. So, tulong tayo. Ay, sabi ko, yung 4 p.m. ha, sige, second collection tayo. Art, kantahin mo yung sinabi ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon sa Luke 6:38. Ano yung makikita nyo sa Luke 6:38? Kinakanta nyo ito. Hindi nyo alam, ito yung sinabi ng Diyos sa ating mga tao, mabalik, siksik, liglig at umaapaw. Yun ba action nun? Pero yun yung kanta. Hindi natin inimbento yan. Galing sa Bible yan. Ibig sabihin, Word of God yan. Pangako ng Diyos yan. Yan ang kinanta sa first, second collection. Sa second collection, 5:30 p.m. mass, alam nyo, pinakakanta ko kay Art, yung kinakanta natin, salamat. Kinlaim ko na. Babalik, siksik, liglig at umaapaw. Walang ganong tao, ha? Bawas yung tao. Pinatotal ko yung second collection. Alam nyo kung nakamagkano tayo? Para sa dalawang misa lang, second collection? 39,000. Pumapalakpak kayo. Sayang yun. Dapat sa atin yun. Pero, sabi ko dun sa finance officer,
Pwede ba dagdagan natin ng 11,000 pa para sarado ng 50,000 na? Tuwan-tuwa yung pare. Tuwan-tuwa. Kinabukasan, nagkataon binilang yung koleksyon. Alam po ninyo, nito lang yata nangyari ito. Magkano yung binigay natin? 50,000. Alam nyo yung nabilang na koleksyon? Hindi doble, hindi triple, hindi apat na ulit, hindi limang ulit ng 50,000, hindi anim na ulit ng 50,000, hindi pitong ulit ng 50,000. Bahala na kayong mag-compute. Yun ang koleksyon. Ang sabi ng finance officer, Father, aba, hindi ka man hiniwala. Parang nagkasabay-sabay ang mga galante, mga maluluwag sa buhay. No, sabi ko, nangako ang Diyos, Lucas 6:38, babalik siksik, liglig at umaapo, pinanghawakan natin, binalik niya sa atin. Amen? Ganun ang Diyos. Kaya please, kapag may mga pag-aalinlangan sa buhay, kapag may mga pinagdaraan ng matinding problema sa buhay, katulad ng ginawa ko, i-fact-check mo. Nauso ngayon ng fact-checking. Yung may sinabi, tingnan natin kung totoo. Fact-checking. Kasi marami ngayon ang sinungaling. Halimbawa lang. Yung movie na nagmamadyong yung mga madre, yung mga monghe, yung mga monha. So, totoo ba ito? So, ni-research. Ano yung batayan ng production na yon? Ituro article ng isang banyaga. Yung banyaga mismo ang nagsalita. Hindi. At kahit basahin mo, hindi talaga. So, hindi totoo. Kaya lang sabi ng director, parang ganito. Eh, yun ang interpretation ko eh. Parang ganito. Eh, yun ang gusto ko eh. Kanya-kanyang interpretation yan. Naloko na. Pero naintindihan ko siya. Ang hindi ko maintindihan, kung maniniwala ka. Kapatid, isa sa malaking dahilan kung bakit safe tayo. Tandaan nyo yung pakikipag-usap ng tao sa Diyos. Kung meron bang 10 mabubuting tao, lulupigin mo yung mundo? Sabi ng Diyos, hindi. Pag may 10 mabubuting tao, sinisigurado ko sa iyo, sa 10 na yan, isa dyan, monghe. Baka yung 10, monghe. Walang ginagawa yung mga mongi yan buong magdamag, buong maghapon, kundi ipagdasal tayo. Sinisigurado ko sa inyo na isa sa malaking dahilan kung bakit na-spare tayo sa kalamidad, kung bakit hanggang ngayon buhay ka. Dahil may mga madreng nagdarasal para sa atin tapos gagaguhin natin. Nagmamadyong habang kinakailangan natin ng panalangin, sinong matinong tao ang gagawa niyan? Madre pa kaya? Naintindihan ko kung i-defend nila. Eh, yun ang gusto ko eh. Pero kung ikaw maniniwala ka, hindi kita maintindihan. Maniwala ka. Anyway, i-fact-check mo. Kahit naman hindi ka na magbase, sa budhi mo, alam mo yung totoo eh. Anyway, ganito. Kapag may mga problema tayo, ha? Kapag sadsad na, ha? Kahit anong sadsad pa. Tapos sasabihin sa'yo ng demonyo, hindi ka mahal ng Diyos. Wala nang mangyayaring maganda sa buhay mo. Hindi ka na makakaahon sa problema mo. Hindi ka nagagaling sa sakit mo. I-fact-check mo! Paano mo i-fact-check? Anong sinasabi ng Bible? Ang daming pangako sa Bible. I love you, sabi ng Diyos. You are in the palm of my hands. I am with you until the end of time. No weapon formed against you shall prosper. If God is with us, who can be against us? Nothing is impossible with God. God cares for me. God thinks of me. Ang daming pangako na yan. Yung pangako na yan, hindi para sa isa, ilang tao yan. Ikaw na magulang, may blessing ka. Ibibigay mo sa ilang anak mo lang. Hindi, sa lahat. Bilang matinong magulang, ayaw mo na kahit isa sa anak mo may napag-iiwanan. Ganon ang Diyos. So yung pangako ng Diyos sa Bible, hindi lang para sa ilan, para sa atin yan. Pupwedeng sa ibang panahon, sa ibang paraan, pero panghawakan mo sa'yo din, para din sa'yo yan. So, i-fact-check mo, mayroon pang mga paksa, katotohanan na naranasan mo sa buhay mo, hindi lang yung nababasa sa Biblia, ikaw mismo, naranasan mo, ang dami niyong problema, kala mo, hindi na kayo makararaos pa, nakaraos kayo. Gaano man katindi yung kasalanan mo, humingi ka ng tawad, nakapagbago ka, nakapag-move on ka, sino man ang namatay sa buhay mo, ang sakit-sakit, pero matino ka ngayon, nakamove on ka ngayon.
Tinulungan ka ng Panginoon. Anong dahilan para hindi kanya tulungan ngayon? Yun yung fact. I-fact check mo. Yun ba? Yun talagang paniwalaan mo. At hindi yung sinasabi sa'yo ng Diablo. Tandaan mo, ang Diablo ay sinungaling. Kaya kapag anuman ang sabihin niya sa'yo, hindi totoo yun. Sabihin niya sa'yo, hindi ka mahal ng Diyos, automatic sinungaling nga eh. So, mahal ka ng Diyos. At hindi niya sasabihin sa'yo, wala nang mangyayaring maganda sa'yo kung wala siyang kutob at least may maganda pang plano ang Diyos sa'yo. Father, hindi yun ang nararamdaman ko. Pasensya na. I understand that. Kung sunod-sunod talaga yung problema. Pero pwede ba maniwala ka sa akin? Pwedeng hindi yun ang nararamdaman mo sa ngayon. Pero unti-unti mong mararamdaman, unti-unti pagdating ng panahon, hindi mo pa nararamdaman yung kaganapan. Pero may ginagawa siyang paraan. Kapit ka lang. Things will work out. Let me end with this. True to life story ng isang ex-NBA player, si Montez Williams. Ngayon, nagko-coach na lamang yata, assistant coach sa NBA. Meron siyang asawa, mabait silang dalawa sa Ingrid. Happy family. Maliliit pa yung mga anak nila. Isang araw, nagdadrive si Ingrid. May bumangga sa kanya. Overspeeding. Hindi siya, kundi yung bumangga sa kanya. And just like that. Montez lost Ingrid, his wife of 20 years, because of someone's carelessness. Sa mga panahong yan, ang dali para sa kanila sisihin ng Diyos. Bakit ganun? Wala naman kami ginagawang masama. Wala kami inaargabyadong. Hindi kami nagkulang sa iyo, tumutulong kami sa iba. Mabait na pamilya. Pero alam po ninyo, sa eulogy, bago ilibing si Ingrid, ang sabi ni Montez ay ganito. 1 John 4:16. God is love, God loves us. Sabi pa niya, in moments like this, it is easy to forget that. Totoo na. Mahal ako ng Diyos, pero bakit pag may dumating na problema, nakakalimutan kong mahal ako ng Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Tapos sinudlong pa niya, Romans 8:28, God causes all things to work together for the good of those who love Him. Tapos dinugtong niya, this will work. As hard as it is for me right now, for my family and you, gaano man kahirap, I believe all this will work out. All things work together for the good of those who love Him. Hindi ko pa alam, hindi ko pa naintindihan kung paano magiging mabuti ang lahat na matay yung asawa ko, paano na ang mga anak ko, paano na kami. Pero naniniwala ako, hindi ko man maintindihan ngayon, maintindihan ko rin pagdating ng tapos ang sabi pa niya, we didn't lose her. We didn't lose Ingrid. Because when you lose something, you cannot find it. I know exactly where she is. Alam ko kung nasaan siya. Magkikita pa rin kaming dalawa. That's faith. Without this kind of faith, sabi ng Bible, it is impossible to please God. Kala natin natutuwa ang Diyos kapag nagsisimba tayo? Okay, siguro. Pero, mas natutuwa ang Diyos kung kahit may problema tayo, nagsisimba tayo. Yung kahit nakaganyan ka na lang, pero kumakapit ka pa rin. Kahit yung ilawan na sinasabi nga sa ating ebanghelyo, dapat may sinag lagi yan. Kahit umaandap-andap na yan dahil sa problema, okay lang, basta at least buhay, basta at least may liwanag, umaandap. Sabi naman ng Panginoon, kahit ang pananampalatayo, maliit na lang, pagyayamanin ko yan. Basta yung maliit na pananampalataya yan, pag mga alisan yan, kasi hindi mo makikita kung paano ko gagawan ang lahat ng paraan. Kapatid, hindi nga natin nakikita eh. Pero may Diyos na nakakakita para sa atin. And so we entrust our life in His hands. Hindi naman natin maintindihan lahat eh. Gustuhin man ng Diyos na ipaintindi sa atin, bakit nangyari ito, bakit ganun, hindi natin maintindihan. Pero ang mahalaga, may nakakakita para sa atin ng lahat, may nakakaintindi para sa atin ng lahat, at unti-unti, ibibigay niya sa atin yan. Basta kapit lang, all things will work out.
kayo na magulang. Di ba kulang na lang minsan sabihin ninyo sa anak ninyo, alam ko ginagawa ko. Kayo na mga magulang. Hindi nga ba kahit naghihirap yung anak ninyo, natitiis nyo? Hindi. Pag walang saysay yung paghihirap, gagawa nyo ng paraan para maibsan yung paghihirap. Ayaw nyo yun. Kaya nga kayo nagsisikap. Ayaw nyo maranasan ng mga anak nyo yung mga naging pagsisikap. Pero kapag alam ninyo na kung paanong naghihirap kayo at nakatulong yun sa inyo, kahit naghihirap yung anak nyo, titiisin nyo. Bakit? Alam nyo makatutulong. Mas lalong ganun ang sis. Eh sana ha, huwag mawawala ng pag-asa. Ano man ang problema, unti-unti, malalampasan mo, maniwala ka. Hindi ako ang nagsabi. Ang Diyos ang nagsabi, hindi ako. Hindi mo maririnig ang mensaheng ito kung wala nang magandang balak ang Diyos sa iyo sa kabila ng malalaking problema mo. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong makapangyarihan siya. Walang imposible sa akin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ko alam, pero alam kong gumagawa siya ng paraan. Ang hindi ko kayang gawin, siya ang gagawa para sa akin. Kung ako'y magtatapos, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Kung mahal ko ang buhay ko, mas mahal ito ng Diyos. Kung mahal ko ang pamilya ko, mas mahal ito ng Diyos. Yun ang panghahawakan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo, kaya kung ako'y gumagawa ng paraan, ang Diyos ay mas lalong gumagawa ng paraan upang ako, upang siya ay tulungan. Pangahawakan ko yan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, mula ngayon, masihigpitan ko pa ang kapit ko sa iyo. Pero sana kahit lumuwag yung pagkakapit ko, hawakan mo ako ng buong higpit. Alam mo naman na wala akong magagawa kung wala ka, na mas lalong magkakandaloko-loko ang buhay ko at ang pamilya ko kapag ako'y nakalimot sa iyo, kapag ako'y nagtampo, nagalit sa iyo. Kaya Panginoon, pagpasensyahan mo na ako. At bagamat ako'y mas maniniwala na may ginagawa ka para sa buhay ko, sa pamilya ko, Panginoon, pwede ba? Kahit pa konti-konti, magpakita ka ng dahilan upang ako ay maging masaya, upang patuloy akong umasa, upang hindi tuloy ang mawala ang aking pananampalataya. Lord, please. Hallelujah. Kahit pa konti-konting paggaling sa sakit ko. Hallelujah. Kahit pa konti-konting pagbabago ng asawa ko, siya ay muling babalik sa atin. Kahit pa konti-konting pagiging matino ng anak ko, ng kapatid ko, Lord, kahit konti, bigyan mo ako. Hallelujah! Palakasin mo po, Panginoon, ang loob ko. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi siya papayag na tayo'y mawala sa kanyang piling. Basta huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. At ngayon palang sabihin mo na, you claim it! Mayroon magandang mayaya. Maaring hindi sa panahon mo, hindi sa paraan mo. Sa panahon at paraan ng Panginoon, kung lalapit ka kay Jesus, He knows what is best, He knows what is better. Panghawakan mo yun. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta tandaan mo, gaano man kalaki ang problema mo, walang permanente sa mundo. Magbabago yan. Ang hindi magbabago, pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sana huwag ka rin magbago. Sana huwag kang bibitiw anuman ang problema na maranasan. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Gird your loins and light your lamps, and be like servants who await their master's return from a wedding.
ready to open immediately when He comes and knocks. Blessed are those servants whom the Master finds vigilant on His arrival. Amen, I say to you, He will gird Himself, have the servants recline at table, and proceed to wait on them. And should He come into the second or third watch and find them prepared in this way, blessed are those servants. Be sure of this. If the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be prepared, for at an hour you do not expect the Son of Man will come.